Sir, grab 13 po. Finally po. Mawa po. Asan siya, sir? Ay, ito na yun, sir? Ay, akala ko. Ay, doon. Yun na yun. Yes. Yes, ma'am. Okay, sir. I like it. Gents, it's my birthday on March 31, so this is gonna be my birthday gift from my birthday gift for me, gift by my mom. All right. Show them, mom. Show them the front. There's the C clamp DRL right there. I really like the color because it looks more like a masculine. I don't know what to say. It's badass. As you can see here, it's really. Show them the bed, mom. Show them the bed. Huh. It's really spacious. Huh? There we go. I don't know what to say. There's the badge, wild track. 4x4. So, we'll be back for the demo. Alright, so this is gonna be the full payment. Let's go! Ayan na si Kim. Hi, ka manager. Binablog lang niya, manager. Ayun na. Mark, hi ka daw. Mark. Sir Mark. Sir Mark. Hi ka sa'yo. Magpa-vlog daw si sir. May manager. Sir Mark. Sinupo ko muna ng port. Ayan. Sir, sir, pwede mo. Oh, yes, sir. Sige po. Doon tayo. Eh, tinasa. Alright. So, saan dito, sir? I don't want to see. So. Dito, sir? Ha? Whoa! So, ito, sir, since kakatintan din po niya kahapon, mag-alaman muna natin ibaba yung mga bintana. Tapos, ito, sir, sa mga side mirror lang po natin. So, left or right lang po siya. So, may adjust ni po siya. Okay. Man po siya, sir. Ito naman, sa kabilang side, sir. Alin dito po? Ba't po 2023 na plastic dito? 2024 po yung... Pero 2024 po yung model. 2024 na po yan, sir. Ah, okay. Ah, sige po, sir. Ah.
Tapos auto-fold po. Pero ito naman, once po na nilock po natin mga pintuan, automatic na magpo-fold po yung mga side mirror niya. Okay, sir. Tapos sa mga bintana natin. Tapos dito na din po yung sa may pag umakyat po yung speed natin na 20 pataas, automatic naman po siya maglalock. Tapos yes, dito na din po yung sa may pag-open ng gas tank natin. So kung magpapagas po kayo, unlock nyo lang po ito. Okay, sir. And then, so pag naka-unlock po yung mga pintuan natin, naka-unlock din po ito. Pag nakalaki mga pintuan natin, naka-lock din po yun. Yes, sir. Okay. Copy, sir. Okay na po dito, sir? Apo, okay na po. Tapos dito naman po sa may ilaw po natin. So yung ilaw po natin is no need naman na po siyang mag-on since automatic po siya. So nakaset po siya ng automatic. Kumbaga pag ganito madilim, automatic pong bubukas yung ilaw niya. And then kapag umaga naman po, yung daytime running light lang po yung nakabukas sa kanya. Or yung ilaw po niya sa ilaw. So may manual din, yes, may manual din po. Ito po siya, kung i-manual nyo po siya. Ito po yung daytime running light po niya. Kung makikita nyo po sa may reflection niya. Pag umaandar po siya kapag maliwanag or pag umaga, ganyan lang pinakabukas sa kanya. Daytime running Light. Tapos yan, park lights po niya. So may siklang pa rin po siya. And then, automatic ng ilaw. And then, non-automatic. Ito pong non-automatic, kumbaga, pero miss nang nakabukas yung ilaw niya. Pero pag nakaset naman po kayo ng automatic, parang no need na po siyang baguhin since automatic nga po okay. siya. Then ito naman po is sa may paglamps lang po natin. So mag-i-indicate din naman po siya dito pag nakabukas yung sa may paglamps niya, sa may ilaw, sa may baba. Tapos ito naman po sa may dashboard lang po natin. Kapag po gabi, medyo masakit sa mata yung reflection ng nitong dashboard natin, pwede mong babaan yung brightness niya. Ayos ah! May adjustan ng... Ito po yung adjustan niya. Okay. Plus minus lang po. Okay, sir. Tapos indicator lang, turn signal. So yan, okay naman. Wow! Passing light. Then, on ang high beam natin. Paano yun, sir? Pababa lang po. Pababa. Okay. Meron pa rin ba ito yung katulad ng isang model, yung hindi umaalis sa linya? Keeping lane assist po. Oh, yes po, meron po ito. Ito po yun. Sabi mo sa kanya kung nasa yung engage, saka disengage. Ako. Oh. Sa may cross control po natin, so limbawa kung magseset po kayo ng certain speed na gusto po ninyo. Okay, sir. Let's say umaandar po kayo ng 100 km per hour pag nasa expressway po tayo. Mm-hmm. Press nyo lang po ito. So may lalabas po dito na set. So ayan po, nakaset po siya. And then drag down nyo lang po ito. Pag nasa 100. Ako po, drag down nyo po siya. Baga, first move natin. Palabasin niyo po muna ito. Ayan, may lalabas dyan na set. Tapos drag down po siya. Okay. Para mag-on po yung cruise control niya. So, limbawa, umandar po kayo ng 100 km. Tapos may lalabas din dito na 100. Kung ano po yung speed niyo. So, ngayon, pag ano, pwede mo nang bitawan yung accelerator, dire-diretso na lang na 100 dyan. Yes, sir. Pero pag pumreno ako, sir, mamamatay. Apo, automatic cancel po yan. Pero ito kasi, sir, adaptive cruise control na po siya. So, halimbawa, may vehicle, sir, sa may harapan mo, bumagal yung speed niya or bumaba yung speed niya. Yes, sir. So, automatic, i-adapt niya yung speed niya. So, halimbawa, parehas kayong tumatakbo, sir, ng 100. Ngayon, itong nasa harapan mo, bumaba yung speed niya, nag-minor siya. Ikaw din, sir, yung speed mo, bababa din. Okay, sir. So, kaya tinawag siyang adaptive cruise control. Adaptive na siya. Okay. Tapos ito naman po yung sa may vehicle na nasa may harapan po ninyo bago gumana yung auto braking system niya. So ito yung ano niya. So ayan, halimbawa, per block kasi niyan 3 meters ang equivalent. So mas malayo, mas maganda. Tantyahin nyo na lang po. Kumbaga ito sir, yung biglang ihinto. Yes. Okay, sige. So, ito po yung distance niya bago gumana yung sa may adaptive control auto braking system niya. Yes, okay. Then, ito naman po yung sa may keeping lane assist, yung sinasabi ni sir kanina. So, limbawa, pag naka-engage po yan, ayan po, parang may bilog siya dito. And then, itong icon niya. So, yes, pagka in-up natin to, so, yun. Nawala po yung parang bilog, tsaka yung icon niya. Okay. So, ibig sabihin, naka-off siya. Yes. So, ito po kasi, once po na lumalagpas tayo sa linya natin, medyo tumitigas po itong steering wheel. Malaban niya. Malaban po. Ngayon sir, para maiwasan po yung ganun, di ba every time po na mag-overtake po tayo, kailangan lang po natin mag-turn signal para po... Madisengage siya. Madisengage. Okay, sir, gets. Yung kasing isa, yung unang
ano yun, nandiyan sa lever na yun eh. Ah, po. Parang pipitikin mo lang eh, mawawala, magdi-disengage eh, di ba? Iba na yung switch ngayon, ano? Ah, po, ito na po, physical. Di, ano na, dependent na, yes sir. Yung titanium lang, ano, gano'n. Tapos, volume control lang po ng speakers natin. Uh-huh. Then, voice command, pag nakakonect po yung cellphone natin, so pwede tayo mag-voice command. Parang si Siri sa iPhone. Okay, sir. Ito po, ano? Ah, po. Tapos ito naman po, sa may control lang po natin dito sa cluster natin, sa ito yung pinakamino natin. So trip fuel, average fuel consumption natin, dito mo siya makikita. Off-road, sa may engine information lang po siya. So sa oil life lang po yan, once po na boom, tumataas yung mileage natin, bumababa yung percentage ng oil life natin. Pero ang PMS naman po natin is every 10,000 po or 1 year. Yes. So whichever campers naman po doon. Then, towing, kung meron po kayong hihilahin. Audio, pag nakakonek yung phone po ninyo. So, ayan. Sa may other settings niya. So, limbawa ngayon, naka-miles and kilometers and miles per hour po siya. So, pwede natin siyang kilometer per hour na lang. Tapos, ito po, hindi po kasi siya set, mawawala dyan hanggat hindi mo siya ibinaback. So, kahit patayin mo yung engine, nandyan pa rin siya sa may ganyan niya. So, para makabalik ka sa may home screen mo, makulang lang po ng iback. Okay. So, yan. Kasi makabalik ka sa may pinaka-home screen mo. Yes, sir. So, yan po yung pinaka-home screen niya. RPM natin, mileage, indicator ng park reverse neutral drive and manual. Yes, sir. And then, speedometer. Distance to empty, meron pa siyang 163 kilometers bago ma-empty yung ano natin. And then, oil temperature, and then fuel gauge. Fuel gauge po natin, meron siyang 2 bars. So, pag magpapa-full tank po kayo, dapat yung full tank automatic lang po. Pag po kayo nagpapa-full tank na yung sagad. Okay. Okay na po dito. Pag nag-click, okay na. Apo, sabihin nyo lang po dito sa may gas boy, na full tank automatic, alam lang po nila. So, sir, tanong mo lang ulit, sir, paano ulit iset to? Itong cruise control? Ito po, sir. Set nyo lang po. Press nyo lang po ito. Mm-hmm. May lalabas, sir, dito na set. Okay. Ayan. Tapos, drag down mo lang, sir. Ah, okay. Sige, sir. Kung maandar po kayo, sir, drag down. Drag down. Pero ito kasi meron siyang minimum speed na dapat ma-reach bago, ano, at least 39. Yes, sir. Ang speed niya bago gumana yung cruise control niya. Okay. So, okay na. Okay na. Sige. Yeah, dito ka sa... So, ito sa may aircon niya. Naka-dual climate naman na dito siya. So mag-ibang temperature, pwede kayo mag-set. So, di ba, wasa ka na sa 20.5. Ito niya 17.5. Okay. Ah, magkaiba yung temperature namin. Magkaiba. Correct. Dual? Apa, dual climate. Dual, okay. Okay, sana mo yung. Sige po. Tapos, sa may speed lang ng fan, depogger natin pag mamoy sa windshield. Okay, sir. Then sa may AC max, gusto mo ito yung aircon mo. Then sa may circulation ng hangin, pag ganito sa labas, ay sa loob siya kumukuha ng hangin. Then pag ganyan sa labas siya kumukuha, mas maganda sa loob na lang. Then dito, support na din siya ng wireless charger. So halimbawa yung phone mo, patong mo lang siya dyan, automatic. Ah dito sir, apa. Yes. And then if ever naman, meron din siyang USB dito, Type-C and USB connector. Ah yan sir. Ganito din. Tapos dito sa may pinaka-panel natin dito, so meron siya ditong radio, phone, media, Apple CarPlay, and Android Auto. Then may naka-install na din owner's manual. So di ba, magra-radio ka. So auto-search naman na din po siya. Ngayon, pag nag-search po kayo, di ba, gusto nyo mag-save ng radio station na gusto po ninyo. Okay. Long press lang po kayo sa may memory slot niya. So yan. Oh, wow. Baka ito na po yung mga favorite radio station nyo. Mm-hmm. Kapag inis nag-long press, okay. Gas ka lang ng konti para kumantok siya. Yung auto hold? Okay, sir. Gas ka lang ng konti. Diba sir, halimbawa, nag-preno ka, binitawan mo, so traffic yan. Yan. Ngayon, nag-go na ulit. So, gas ka lang ng konti. Abante mo sa abante. Okay, sir. Sige. Last ito naman sir, meron naman din siya mga description dito.
kung para saan yung gamit niya. Pindutin niyo lang sir yung information icon. Pero ito nga lang sir, hindi po siya mag-engage. Halimbawa, inon po siya, hindi siya mag-engage pag may nakabukas sa pintuan or hindi kayo naka-seatbelt. Okay sir, so, sige sir. Okay. Tapos sound, sa may equalizer lang siya. Only si mga nakakonek na po. Driver's assistance, so ilang din po siya. Sa may cruise control, ito lang din po siya. Auto hold, keeping lane assist, so... Then blind spot information system, yung parang ilaw yung doon sa may side mirror mo. Yes sir. Pag may vehicle sa may blind spot mo. Okay. Vehicle, so sa may vehicle. So dito yung vehicle power down timer. So limbawa, after 30 minutes sir na nandito lang po tayo, hindi tayo umaandar, automatic sir magsha-shut down yung makina mo. So kung bababa ka sir ng sasakyan at merong may iwan dito sa loob, lalo kung magtatagal ka bago makabalik, turn off mo to. Ah, ito ano? Apo. Okay. Pero ito sir, pag tinurn off mo po yan, pinatay mo yung engine, binuksan mo po ulit, naka-on po ulit siya. So okay. Yung default niya. Okay sir. Naka-on siya. Ano to sir? Ibig sabihin sir, ito yung vehicle power down timer, pag naka-stop ka sir, mamamatay yung makina. Pag after 30 minutes. Yun na hindi ka umaandar. Okay. So halimbawa, naka-stop ka lang yan, nag-aantay ka sir halimbawa sa airport, nag-aantay ka. So... After 30 minutes na hindi ka lumalakad or hindi ka umaabante, magsha-shutdown yung makina niya. Ibig sabihin sir, pero sisindihan ko pa ulit pag nag-shutdown ko. Pwede mo siyang i-cancel. May lalabas dyan sir sa may ano. Ah, sa may dashboard okay. Niya. Parang magka-countdown siya or magsisignal siya okay. Bago siya mamatay. Pagka ganun, i-abante mo na pag... Okay, sige. Kung talagang ganun na, halimbawa matutulog ka sa sasakyan, turn off mo to para hindi mamatay yung makina niya kahit ilang oras na siya na. Ang purpose kasi niya sir, di ba sir, after a long drive kasi, hindi siya advisable na sina-shutdown agad. Dahil sa turbo? Yung po. Okay, tsaka sir, kumbaga kasi di ba mainit yung makina mo pag after long drive, tapos bigla mo papatayin yung makina. Kumbaga ito sir, parang self-cool down yung ano niya. So, good, pag, okay. Ito okay. Po yung purpose. Meron na siyang ganyan, kumbaga in... So kahit talibawa, galing ka sir ng Manila, nakauwi ka sir sa inyo, iniwanan mo lang siyang nakapark sa garahe nyo, after 30 minutes, lock mo yung pinto, automatic, mag-shutdown yung ano niyo. Okay sir, gets. Okay. Ayos, ayos. So, hindi na ako kailangan maghintay pa. Tapos, rear occupant alert, pag may hindi naka-seatbelt, key detection, pag di nyo natitetekto. So lahat naman yan sir, is meron siyang mga description. Kung okay. Para saan yung gamit niya. Halimbawa, ito sa may wiper natin. So, sabi ko nga kanina, rain sensing na siya. So, once na ano, yan sir, meron siyang automatically turns on wiper or changes wipe speed. Baga, siya na po mag-adjust depende sa may lakas ng ulan. Okay, gets. So, dito naman sir, sa may general, so sa may mga languages lang po siya, sa temperature, so... Okay. Then dito po, ano sir, gusto niyo format, maka 12 military turn or 12R format lang po natin. Mga 12R format lang sir. Tapos connectivity, sa may Bluetooth line din po siya. Okay. Software update, pag may update sa may OS, dito na po yan sa may service. Okay, okay. Then port assistance, so parang si Siri ng iPhone. Okay, good. Ballet mode, sa service na din po siya. Okay, sige, sige. Tapos ito naman po, camera 360 po natin kung gusto nyo i-on yung camera nyo. Oh, okay. So, para ma-check mo yung surroundings mo kung may mga obstacle ka pag tatamaan. Okay, okay. Saan po, tanong ko lang, saan po naka, ano yung camera niya? Saan po naka, okay yun. Tapos yung mga camera niya, meron po siya sa both side. Ah, side mirror nakalagay? Okay, nice. Okay. Okay na po dito, sir? Yes, sir. Okay na po. Tapos dito naman po, park reverse neutral drive manual. So manual mode po natin, usual naman po sa pagpaahon lang po siya ginagamit para nakaluger lang po tayo. Tapos ito na din po yung pinaka handbrake natin. So sa may handbrake po natin, parang sa may normal handbrake lang din po, pag binaba po natin, okay. Pa-abante tayo. Then pag tinaas natin, nag-handbrake po tayo. Okay, gets. So indicator naman sir ng ano, siya yung red. Okay, yan. Ibig sabihin, naka-park po siya or naka-on po yung handbrake natin. Then ito, pag nirelease mo po siya, halimbawa, binaba mo siya.
So hindi siya mag-engage or hindi siya magre-release pag hindi ka nakatapak sa brake. So, ah, always nakatapak sa brake bago. Parang sa normal. Yes, lang din. Tapos, ito naman, on and off ng sensor natin. So, yan, ibang driver kasi ayaw na tunog yung sakyan nila. Pwede mo may off yung sensor. Pero mas maganda, naka-on to. Kasi for safety purposes yan. Yes, sir. Medyo malaki yung sasakyan natin. Mga blind spot, hindi natin na. Okay lang, naka-on. Tapos, traction control ay sa anti-skidding po, dapat naka-on din po ito palagi. Okay. So, makikita mo siya, pag naka-off po siya, nilalabas po siya dito. Ah, yun yung off. Pagka naka-on yun, naka-off yan. Apo. So, dapat on mo po siya. Yes, okay. Tapos, ito naman sir, sa may differential locking lang po natin. So, limbawa. Limbawa sir, nabalaho po kayo sir. Okay. Diba, yung likuran natin, iikot lang nangiikot yan. So, pwede mo siyang i-shift ng 4x4. So, yan. So, 4-wheel drive na po siya. And then, lock po natin yung likuran. So yan, lock na po yung likuran mo. Okay. Yung unahan lang po yung gagana sa kanya. So halimbawa sir, andito sir yung gulong mo, nakabalaho ka sir sa putik. Ngayon yung unahan lang sir yung gagana sa kanya para makaahon ka doon or makaalis ka sir. Yung front lang, bali yes, yung gagana. Ako. Okay, kaya pagka nakalakto yun lang gumagana yes, yung front. Ako. Okay, so ngayon, indication turning lang ngayon, yung parang may lock siya. Okay, so, naka 4x4 na. Okay. Kung city drive lang naman tayo, so, shift mo lang ulit ng 4x2. Okay. Tapos, ito naman sir. Pwede ka naman dito mag-shift. Halimbawa, 4x2 to 4x4 kahit tumaandar ka ng 80 km per hour. Mm-hmm. Dati kasi, kahit di ba, kailangan mo pang mistop. Mag-mistop ako. Or mag-shift ka mag neutral. So, ito kahit tumaandar ka, pwede kang makapag-shift ng 4x4. Pero pabalik ng 4x2, yun, kailangan mo nang huminto talaga. Pero 4x2 to 4x4, kahit tumaandar ka, pwede. Okay. Gets. Tapos, sa may low, kailangan talaga mag-shift ka ng neutral bago siya mag-engage. So, yan. Hindi siya papasok pagka, ano, shift ka ng neutral. Okay. Para papasok siya. So, hindi siya papasok pagka hindi ka nag-neutral. Okay, gets. Tapos, driving mode natin, twist lang po siya. So, meron pa yung normal, echo, pag traffic, so, to, humihilahin ka, slippery. So, yan, so may slippery, from 4x2, nag-shift siya automatic ng 4x4. Okay. Then, pag maputek, so, 4x4, plus, yung differential locking. So, automatic din siya mag-on. Yes, sir. So, yan. Automatic na mag-on. Mm-hmm. So, di ba? Pag maputik. Kung baka siya na yung nag-adjust. Yes, kung baka siya na yung mag-adjust. Nice. Okay, nice. Tapos, saan? Pag bumuhangin naman. Okay, so, sa dagat. Then, pag binalik natin siya na normal. Normal. 4x4. Shift na dito. Okay. Sir, advice, ano yung sa pagka aarangkada ka, normal talaga yun? Wala siyang power mode? Yun. Ala, yun na po yung yun na yung power mode. Okay, sige, gets. Okay. So, wala siyang sport mode na. Katulad dun sa Raptor yata yun. Raptor okay. Sarang may sport mode. Pero ito sir, kahit normal mode lang talaga, hindi ka sir mamimili. Okay, sir. yun lang naman. Question po. Okay na? Sige, sige. Pero pagka iyon, aapak muna dito. Ano ba? And then, one push lang. One push. Okay. Ganun din pagka kanari cold start, kailangan one push lang. Hindi na kailangan diinan pa. Hindi na po. Okay, sir. Yun lang po. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, thank you.
Kaway-kaway ka naman. Hello. Ibabag daw niya. Dito ka lang anak ha. Papaalam kami kay manager. Magpapaalam lang ako kay manager. Stop na.